Alright, pakain tayo sa ating munting hito. 1,100. Kaway-kaway mga tupo, mga inday, magandang hapon po sa ating lahat. At sa araw po na to, andito po ako sa aking mini fish pond. At makikita nyo po, napakaliit. Ito ay 4 square meter po, dalawa na po sila. So mga 2 square meter na po, isa-isa. Yung isa ay 2 square meter din. Pero po, dumating na po yung fish yung mga fingerlings na in order po namin. Kaya pag-uusapan po natin yun, yung pinakamabilis na pond preparation na gagawin nyo pag nandito kayo sa area na wala kayong water source, kundi chlorinated water. So, ito po yung fish pond ko. Tingnan nyo po. Ayan. So, yan po ang aking mga hito. Ayan. Kung napanood nyo po yung live namin ni Partner Dandin, dito po sa fish pond ko, nung first day, 28 po ako naghulog dito. Nung 28, nandito na sila. And, ang preparation ko po na ginawa, so first po dito, salamat po dito sa nagpagawa ng aking fish pond. Nag-sponsor po, thank you so much. Ang nangyari po, after po ginawa nito, after 2 days, dinagyan ko na po ng tubig. Binataas ko na hanggang dito, pinuno ko na siya sa mga nakakita sa live, yan, dyan. So after nung 2 days na yun, pinuno ko na. So standby ko lang siya ng mga 4 days. Tapos niluguan namin, tapos hinulog ko na ulit yung tubig. Nung paghulog ko ng tubig, binrush ko po yung paikot. So yung fish pond ko po dito is panel type. Yan, makita nyo po yung mga isda dyan na almost, 1,100 na mga fingerlings dyan na hito. Ayan, so 4 to 5 inches. Yung iba, may mga 6 na, no? So ganyan yung range nila. And after noon, nung 4 days, tinanggal ko yung tubig, binrush ko siya dito, nilagyan ko ulit siya ng tubig. And ito yung pinipresyon ko, yung treatment. Yan, nag-treatment po ko ng nitrifying orobiotics, no? So nilagay ko lang dito 5 grams kasi maliit na po yung 2 square meters lang. Usually ang treatment is 1 gram per square meter. So dinoble dose ko, nilagyan ko na lang ng 5 grams para mas mabilis. So after noon, nilagay ko noon, tinanggal ko po ng tinanggal ko po after 2 days, tinanggal ko po yung tubig ulit. Ayan, so dinrain ko siya. Ang drainage ko dito ay dito, pinakita nyo po dito, may 50% tsaka yung 100, total drain 100%. Ayan, so yun yung mga overflow ko. Ang ginawa ko po, nag-prepare po ako ng after ko natanggal yung tubig dito na may nitrifying, kasi na siya, treated na siya, naglagay ulit ako ng tubig na chlorinated. Inerate ko po siya, aeration. Ayan. Inerate ko po ng ilang oras lang, siguro mga nasa 10 to 12 hours lang aeration ko. At saka nag-prepare ulit ako ng nitrifying, ito, orobiotics ulit. So yun, maliit lang, nasa 2 grams lang nilagay ko. Tapos inerate ko na lang siya ng after 3 days bago ko po siya nilagyan nitong mga isda. So 28 po ako naglagay, ngayon po is 31. So 29 30 31, 3 days na po sila, kanilang umaga alas 9 dumating. At kung makikita nyo po dito, mayroong ref tub dyan, reserve ako ng tubig yan, dalawa. Ayan. So yung sa kabila kasi, gagawin ko sana siya ng ng tilapia dyan, pero for now wala pa. Sasabay kami ni Partner Dan sa tilapia, so 15 kami magano, April 15 mag-start kami. So makita nyo to, ito dati ko na tong ginagamit ko to siya sa RAS system. Ito ay sludge sludge collector. So yan, para may flow siya dyan. So ang setup po natin dito ay biofloc, no? Semi biofloc kasi ito may may collector tayo. Pero nasa training namin kasi meron din siyang ganito, no? May sludge collector din siya. So ngayong oras is magpapakain na ako. Makikita nyo, magpapakain ako. Nag-ferment ako sa orobiotics na aqua maintenance para sa gut nila yung pagdigestion. Nag-ferment ako dito sa 5 grams nito. 5 grams nitong orobiotics. Lagay ka ng 1 liter ng tubig. Tapos
4 kilos ng feeds. Tapos i-ferment mo ng 3 to 6 hours, pwede na yun. So ito na, na-ferment ko na siya. Ayan. So sa 1,100 na fingerlings, ito lang yung karami yung papakain ko sa kanila. Hindi po ito Jollibee, ha? Ayan. So Oshalis po ito. Ayan, Oshalis. So na ano ko na to siya, na-ferment ko na, may bilog-bilog pa kasi medyo basa pa. So tingnan natin kung kakain sila kasi quarter to 11 ko sila pinakain kanina. So ayan sila. Ayan. So yes, ayos naman. Okay naman sila, kumakain naman sila. Ayan. So marami. Ayan. So ganito ako magpakain, no? Ayan. Para kung maubos nila agad, ibig sabihin, all goods. Ayan. So gutom sila. Usually ang napapakain ko siguro mga half kilo ito. Sukat-sukat lang po ako. Sukat. Ang pagpapakain po nito sa mga hito nyo po, kung mag-stop na po sila kain, doon na po ako mag-stop din. Alaba, ilang magka-count ako ng 1 minute to 2 minutes. Pag hindi nila naubos yung pagkain, nag-stop na ako. Pero usually, after 3 days, mag-additional ako. So, yun ha. Kukunin po. Alimbawa, after 3 days po kayo mag-additional. So, the same lang yung kilo na ibibigay nyo. Ako po nagpapakain ay every 6 hours. Yan. 6 hours po ako nagpapakain. Ayan. Tsaka kung makikita nyo po ito ay 24/7 na aeration. Aerated po ito. Ayan. So medyo intensive po ito kasi 1,100 more or less na mga fingerlings nandito sa 2 square meters. So medyo malaki-laki yung madami-dami sila. Ayan, medyo active. Kung sa regular po na traditional farming, ang per square meter lang po ay nasa 35 to 45 per square meter. Pero ito po, sobra 550. Ganun po, 500 pieces ang per square meter. So medyo intensive. Ayan. So kailangan silang aerated kasi medyo marami sila. So, tapos yung level ng tubig nito, nasa 1 meter. Yung level ng tubig, importante, mataas-taas. Ayan. So, ang challenge po dito is chlorinated water po tayo. At saka, no water change tayo. Pero, lang tayo, magbawas konti, tapos magpapasok konti. Ayan. Ayan. Oh. So, yan, medyo kulang pa. Ayan o, ubos agad nila. Ayan, so madami-dami. Ayan, ubos agad nila. So ayan. So yun po, ang preparation ko po sa nitrifying ito po. Lalagay ko sila ngayon kasi nang nag-test ako kanina, ang ammonia ko medyo nagpo 0.50 to 1 yung ammonia. So medyo mataas yun. So irate na ako dito ng nitrifying yan. So, mga nasa nahulog na dahon. Nasa 8 to 12 hours ito, 2 grams. Tapos nilagyan ko ng molasses, na maliit lang na molasses. Siguro mga kalating baso. Ayan. So, inerate lang siya talaga para dumami yung mga microorganisms natin dito. So, ito yung magpapababa sa ating ammonia. So tingnan nyo po ah, magche-check tayo ng ammonia dito. Che-check tayo. So ito nabibili din sa Shopee. So itong mga probiotics nabibili lang din namin sa Shopee. So yan. Tingnan natin. Magkuha tayo ng tubig dito. Magkuha tayo ng tubig. Dito tayo magkuha. Tingnan natin para ito po na 5 ml. Tapos ilagay nyo sa standby na yung flat surface. Tapos patakan po natin siya ng ammonia. Ayan, ammonia 1, ammonia 2, tabi mo na yung isa. Tapos yung ammonia 2. Ayan, so i-drop natin ng 8 drops bawat bottle. Ayan, so.
para ano natin yung mga ano, malaman natin yung ammonia level. 5 minutes po itong tinitest para malaman nyo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Tapos sarado natin muna, open naman natin yung isa, tapos add po tayo ulit ng 8 drops dito. Tapos antayin natin ng mga 5 minutes. Pero yung nakita ko na to kanina, nasa 1 yung ammonia natin. 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay. Malalaman natin mamaya kung yan o. Yellow pa siya. So, pero 5 minutes pa kasi yung test. Balik muna natin. Yan. Yan. Balik natin dyan. So, yan. So, yan, nabibili na po yan sa Shopee lahat. Pati yung, ano, yung probiotics, yan. Yung kit, nabibili din. Yan. So, standby muna siya dyan. Steady muna, hopes. Yan, steady lang muna dyan. So, yan po. Yan, yung ano natin, yung freshwater master kit, yan. Yung ammonia, level niya, ilang ppm, yan. So, umano na siya, umarangkada ng 0.25 yan. Mamaya mag 1 ppm. So yan yung aking ano, molasses na may probiotics na cultured 8 to 12 hours. Yan. Pero hanggang 24 hours pwede yan. So yan, maliit talaga yung area ko dito. So yan, na 24/7 aeration yan. Yan yung ginagamit ko. Ano siya, automatic siya na pag nag-run out, under lang siya, no. Yan. So, nabili ko to siya ng ano, sa dito sa amin. Sa online meron 3,000. Ayan. So, may battery siya sa loob. So, sasaksak lang siya. Ayan, tinanggal ko kanina. Tingnan natin. So, tapos ito, tuloy-tuloy ng flow. Kasi, itong ano, ang sludge collector ko, steady lang yan. Pero so far, so good. Wala pa namang ganong karaming sludge. Ayan. Natakpan ko lang. So maglalagay na tayo dahil may nakita ko kanina 1 ppm yung ammonia. So kailangan maglagay ng ito lang yung pinaka the best at pinaka mabilis no? Na yan putol. So usually mabilis lang to, mabilis lang mag zero, ang ilang oras lang back to zero na agad yung ammonia. Pero minsan tandaan nyo po pag halimbawa nakapaglagay kayo ng probiotics, baka minsan kulang kayo sa ano, sa molasses, carbonate. Carbon, sa carbon. So, lagyan nyo po ng molasses. Medyo dami-damihan nyo. Yan. Yan. Nati ko ito mamaya para diretso-diretso. Kasi mataas po pag ammonia, mataas. Medyo mahirap yung sa mga hito natin. Yan. Ayan muna. Ano lang natin to, sarado. Mamaya ulit. Tawag natin kasi at least may reason tayo dyan. So yun lang po yung pan-preparation, mabilisan. Ito yung pinaka-challenge. Yan. Ito po yung pinaka-challenge mga totoong mga Inday. Kasi napag-usapan niya namin ni partner. Sabi nga kanina ni partner na sa video namin. Kami lang naman ang ano, naggagamit ng chlorinated water. Kasi yung iba, syempre may mga deep well sila. So maganda. So sa amin dito kasi chlorinated. So nasa ano kami, poblasyon. So, yan. Yung tubig na ano, na wala pang mga microbial protein, yung mga beneficial bacteria. So, ayun po, update namin kayo. Kung ano sa mga nangyari. So ito yung dito ko nagkakaroon ng reservoir. So, nalagay ko dyan. Transfer, transfer. Pag may binawas akong konti, kunin ko lang yung sludge, tapos lagyan ko ulit dito. Alright. So maraming salamat sa inyo. Update po namin kayo sa mga videos namin. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. And click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At kami po, hindi po kami professional. Pero susubukan po namin i-apply lahat naman natutunan namin sa paikot namin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po marami kayo matutunan sa amin. At sana po suportahan nyo kami ni partner sa pag-ikot namin sa Pilipinas pa ulit. So ayan, for now, dito muna kami sa aquaculture. Focus-focus muna kami dito sa susunod na video. Bye!
Bye bye. Kaway kaway. Happy farming.